inyakin ho. May kahulugan ho yan. Hanapin mo nga sa yun, yung kahulugan ng inyakin. Yung El, Diyos ko yun. Pero hindi ako Diyos, ha? Maliwanag ko yun. Ang hula ng Propeta Isaias, ho, may isang dalaga na magbigay. Yung dalaga, virgin. Hindi pwede yung mga nakahulugan magbigay yung virgin. Pero nangyari yun. Natupad ba yun? Sino yung bandalaga na yung virgin na yun? Di ba si Virgin Mary? Totoo kaya nangyari yun? Isaya natin. Emmanuel kaya ang pangalan? At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi. Kailangan matupad yung sinabi ng propeta Isaias. No? Anong sabi? Narito ang dalaga'y magdadalang tao at manganganap ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung iliwanagin ay suma sa atin ang Diyos. Ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. Sino yung ipinanganak ng dalaga? Yung Diyos ang ipinanganak ko ng dalaga. Iba ba si Kristo sa Ama? Isa pa, babasa pa tayo ng talata, no? Para patunayan, no? Siya talaga yung Ama, no? Si Kristo. Marami mo tayong batayan mo dyan. Ha? Ibasa. Pagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang kanyang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay natawagin pamangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. O yun yung bata, makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama. Diyos siya yung Ama, Pangulo ng Pangulo ng Kapayapaan. Sino yung bata tinutukoy na ipanganak? Walang hanggang Ama. Kaya nung si Kristo, 30 anos na nangaral na siya. Tinanong siya ng mga Hudyo, sino ba talaga? Sa ang sagot ni Kristo, ulito, 1 plus 1 equal? 1. 1 ba talaga? Masahin mo. Ako at Ama. Ako at? Ako at ang Ama ay isa. Tuloy. Nagsidangkot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang kayo patuloy. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinapakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang ibinabato ninyo sa akin? Tuloy. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay napakunwari kang Diyos. Sabi ni Kristo, ako at ang Ama, iisa. 1 plus 1 equals 1. Naliwanag yun. Pwede bang sabihin ni Kristo na siya at ang Ama, iisa sila? Alam mo sagot ng ibang mga nagtuturo dyan? Nagkaisa daw. Sige nga, basahin mo kung nagkaisa. Iisa. Pag sinabi nagkaisa, o dalawa yun. Sa English nakalagay ho, I and my Father are one. Sabi, piniluso po pa ako, sabi. Eh, di dalawa kasi are. Halimbawa naman, may kumatukoy sa tao. Tuloy ho ikaw, tama ba yun? Tuloy ho kayo. Ang gumamit ka ng salitang kayo, dalawa ba yun? Tatlo, ano? Ano nga? Di ba si Chris? Kasi are daw, kaya marami. Alam naman, I and my Father is one. Tama ba yung grammar? Barok, no? Mali. Aruan. Ha? Isa pa. Marami tayo na eh. Patunay na si Kristo at ang Ama. Oh. Si Kristo ang tunay na Diyos. Tingnan nyo sabi rito. Ha? Yan, yung may mga dilaw. Hindi dilawan, no? Dilaw. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang ako yaong ako nga. Ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinubo ako sa inyo, hindi ako nga. Yun. Sino kausap ng ni Moises, oh? Ang Diyos. Yeah? Ano pakilala ng Diyos kay Moises? Ako nga. Tingnan nyo. Kaya ano, may mga dilaw pa rin. Nagala ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi na sa kanya ng mga Diyos, wala ka pang libang
intindihin mo dyan. Ang sabi ni Kristo, nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw at natuwa. Tuwang-tuwa si Abraham nang makita kami. Si Abraham matagal nang patay, sabi ng mga Hudyo, kasi 30 anyos lang si Kristo. Wala ka pang 50 taon, wala ka pang 50 anyos. Nakita na kayo ni Abraham. Sabi ng Panginoon, ang totoo, katotohanan, sasabihin ko sa inyo. Bago ipinanganak siya, wala pa si Abraham, ako na, ako nga. Kay Moises nga, nagpakilala, ako nga. Siya rin yun, yung kausap ni Moises. Noon pa man, si Kristo, kaya si Kristo, tinawag kong Alpha Omega. Ano ibig sabihin ng Alpha Omega? Ha? Ang noon at ngayon at matapos. Ano ba sabi nga? Ang una at ang huli. Yeah? Nasa Apokalipsis yun, yung Alpha Omega. Sino ba una at huli? Yeah, yung dumagdo. Meron pang ibang pagpaliwanag yun. Ako nga. Sige na, diretahin na natin. Talaga ba si Kristo yung tunay na Diyos? Kaya lang mo, ang ibang tao, hindi nila kilala talaga si Kristo. Kasi hindi nila kilala ang tunay na Diyos. At ang Diyos, nagpakilala lang ng kanyang kalooban, ng kanyang karunungan, sa kanyang mga lingkod. Pagka hindi ka lingkod ng Diyos, kahit magbasa ka ng magbasa ng Biblia, hindi mo intindihan. Kahit man mag-aral ka ng Biblia, no, ng 10 taon sa seminaryo, pag hindi ka lingkod ng Diyos na binigyan niya ng karunungan, iibahin mo paliwanag. Ha? Sabi ng mga Hudyo, tao ka lang, nagpakunwari kang Diyos. Sasabihin ba ni Kristo na ako at ang Ama, kung tao lang siya? Halimbawa ako, sasabihin ko sa inyo, patid na Sandra, ako at ang Ama, isa lang kami, ako rin yung Ama. Maniwala ko ba kayo? Natural, hindi kayo maniwala na tao lang ako, hindi naman ako yung Ama. Si Kristo, malakas ang loob niyang sabihin, no? Kasi siya nga yung Ama, na nagkataon tao lang. Di ba? At siya yung hinulaan na Kristo, ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas ng Israel. Yung mga anak ng Diyos kasi nasa Israel ng panahon ngayon. Pagka hindi ka anak ng Diyos, hindi mo alam kung ano yung kalooban ng Ama mo. Totoo, hindi rin alam ng mga anak ng Diyos eh. Ipinaalam ng Diyos yung kanyang kalooban. Kasi lihim yun, sikreto yun. Meron ba naman nakaalam ng sikreto ng tao? Kundi siya sarili na rin. Kaya lang, ang Diyos, hindi niya ililihim sa mga anak niya. Tinanong.